Isang magandang araw na naman po, mga kakoiners. Muli po, welcome sa ating channel. Buhay po tayong lahat. Sana po ay sa mabuting kalagayan tayong lahat, mga kakoiners. At ang content po sa araw na ito, due to public demands. Maraming po ang nag-PM na kung maaari po ay gumawa ulit tayo ng content po para sa mga tinatawag po na copy coin, mga counterfeit coin, fake or fancy. Dahil yung iba po kasi ay naguguluhan kung legal daw po ba nang magkaroon po ng mga ganito. Hindi daw po ba bawal ang may hawak po ng ganito. Mga coiners, sasagutin po natin isa-isa yan. Pero bago po yan ay nais ko munang ipakita sa inyo ang aking mga hawak po na hindi ko na masasabi na counterfeit ngayon kasi wala na po sa sirkulasyon yan. So maaring matawag po ito ng mga siguro matatawag po nating mga copy coin. Ano po? Yes po. At yung pong nagtatanong tungkol po sa altered coin, kung peke daw ba o hindi, mamaya po sasagutin din po natin yan, ano, yung altered coin. So ayan po, yung pong mga nakikita po ninyong yan, yung mga nakapanood na po sa mga nagdaang aking mga video, ay siguro po ay nakita na po ninyo yan. Bagamat ang isa po na pinakabago, yung Islas Pilipinas po na 1 peso, na kabibili lang po yan, kabibigay lang po yan kanina nung bilhin ko po yung isang 1 peso chat mark mula po kay kasamang Arnie. Bali, ano lamang po yan, previous lamang niya, mga coiners, na isang napagagandang copy coin po ng Islas Pilipinas na 1 peso po. Siyempre po, kasama din po dyan, ayan, makikita din po sa video, yung 5 peso po na big na malaki. Big na malaki pa. Yan po ay isang fancy coin. Hindi po pwedeng tawagin counterfeit yan, hindi po pwedeng tawagin fake, dahil nga po iba po ang kanyang laki. Ano? Napakaliki po niya kumpara po sa talagang 5 pesos. At yan po ay collectible din, mga kakoiners, ano? At mamaya po ay papaliwanag natin saan ba pwedeng mabili. Yan. Ang mga ganyan. Sa katunayan po, ayan po. Ayan po siya, mga kakoiners. Katunayan po ay meron pa rin akong order po sa Lazada. So sasagutin ko na. Sa Lazada po, pwedeng mabili yan, mga kakoiners, ano? Meron pong 1 peso na NGC, 5 peso po na NGC, at meron din pong 10 pesos po, 10 peso na NGC. Sa mga baryang yan, hindi lamang po ako sigurado kung merong 1 peso po na, ibig ko po sabihin, 10 peso po. Pero parang meron din pong 1 peso po na BSP, na ganyan din po, kalaki. Mga fancy coin po na napakagandang kolektahin din. At ayan po, binabalik ko rin, nakikita din po ninyo yung aking mga golden dollars na napakagandang pan-display din po. Yan po ay mga fancy dollars na napakamura naman po. At atin na pong uunahin, mga kakoiners, itong 1 peso po na may taon po o year na 1903. Ito po, titimbangin po natin. So tumimbang lamang po siya ng 22.7. Ito po ay tatawagin na lamang po natin copy coin, ano? Tumimbang lamang po siya ng 22.7. At ang original po, yung original po, ano, yung 90% silver po na 1903 hanggang 1906, ay yan po ay tumitimbang po ng 26.9 ang gramo, no? 26.9 po ang kanyang timbang, 90% silver, at 38.0 po ang kanyang diametro. Wala lamang pong nakalagay na kapal o thickness. So ito po ay isang copy coin po, mga kakoiners, ng 1903. Kaya kapag kayo po ay bibili, ay timbangin po, mga kakoiners, 26.9 po dapat ang maging timbang niya. At ang susunod po na copy coin po natin, ito po yung tinatawag po na trade dollar. Ito po ay may taon na 1872. Ang mga baryang ito po, mga kakoiners, na trade dollar ay minted po from 1873 hanggang 1885. At silver din po ang metal composition nito,
90% po na silver. At ang timbang po ng urig na ganito ay 27.2 at 38.1 po ang diametro. At ang kapal po ay 3 mm. Susukatin po natin, titimbangin po natin ito, ano, mga ka-coiners. Uulitin ko po, ang timbang po ng original na ganitong barya, trade dollar, ay 27.2. Tingnan po natin ang timbang nito. So, ayan po, napakababa. 23.7 lamang po ang timbang ng copper coin. Ang original po na silver, 90%, ay tumitimbang po ng 27.2 grams, mga ka-coiners. At maalala ko lang, ano, ito po ay isa rin po sa mga nilalagyan ng chop mark noong unang panahon po, ng mga panahon po ng mga Chinese. Kapag nakarating po sa mga Chinese ang ganitong klase po ng barya, ay nilalagyan po nila ng chop mark. Na nai-content ko na po kung anong ibig sabihin po ng chop mark. At heto po, isa pong napakagandang copper coin din po ng Islas Pilipinas. Ang orig po ng sa mga baryang ito ay silver at ang timbang po ay 25.0, ano po, 37.2 po ang diametro niya. Wala lang pong nakalagay, nakakapal. Islas Pilipinas po ang baryang ito, 1 peso. At isa rin po sa mga nalalagyan din po ng mga chop mark ng mga Chinese ang ganitong klase po ng barya. Meron din pong mga ganito po na may chop mark na nagbigay po ng mas mataas na halaga sa mga urig po na baryang ito ng Islas Pilipinas. Ginamit po ito sa ating bansa noong panahong tayo po ay nasa kolonya pa o colonial pa tayo ng Espanya, noong tayo po ay sakop pa ng Espanya. At ito po ay minted 1897, mga ka-coiners. Timbangin po natin, mga ka-coiners, ang original po na barya na ganito ay 25 grams po ang kanyang timbang. Tingnan po natin itong kopya o copper coin. So, konti lamang po ang diferensya, mga ka-coiners. Napakaliit na diferensya, tatlong guhit lamang at kuha na po sana ang timbang niya, ano po. Pero yung kulay at ang metal composition po ay doon po nagkakatalo. At heto na po tayo sa ating fancy coin. Fancy coin po ang tawag dito. Kagaya po ng ating mga perang papel na fancy paper bill din po, ano. Kaya po ito tinawag na fancy coin ay dahil nga po napakalayo po ng laki o agwat ng sa original. Hindi naman po ito matatawag na counterfeit dahil hindi naman pwedeng ipambili o pameke para pa ipambili ang baryang ito. At sa mga nagtatanong po, kagaya sa tanong kanina, kung hindi ba bawal ang humawak ng mga ganito, hindi po, kasi hindi nga po ito mga counterfeit na pwede pong ipambili o ipameke, gawing peke para maipambili natin. Kagaya din po ng mga ito, siyempre po noong panahon sigurong existing pa ang mga ito ay talagang bawal. Lalong-lalo na po kasing laki sila o alos katulad ng mga ito, no? Yan po. So, noong nasa circulation po ang mga ito, mga ka-coiners, ay maaari pong bawal talaga. Pero ngayon, for collection purposes at for educational purposes only, ay maaaring hindi na po. Dahil hindi naman ito ginagamit para panloko na pambili. At kung may mga nagbebenta man po ng ganito, mga ka-coiners, at sinasabing mga orig, yan po ang bawal. Pero kung ibinebenta naman at sinasabi naman po na copper coin lamang po, ang mga yan ay wala pong masama dahil nasa atin naman po kung bibilhin natin yan o hindi. Ngayon ang tanong, bakit po may mga bumibili po ng mga ganito na alam naman na hindi tunay at counterfeit lamang? Unang-una po kasi napakamahal po ng original ng mga baryang ito. So may mga collectors po, kagaya ko po, na hindi po makabili sa mga original nito ay kahit papaano po, kahit sa kopya lamang o copy
ay nagsasaga na po mga ka-coiners. At ang sagot ko naman po sa altered coin. Ang altered coin po mga ka-coiners ay original na metal composition, original na barya yan. Kaya lamang po tinawag na altered dyan. Halimbawa po itong 19, ito po nakikita 1993, ginawang 8 yan or ginawang 9 or binago po yung huling numero ng barya. Pero as in, original pa rin po ang barya. Yan po ang mga altered coin. Opo, kagaya nga po ng mga ano natin ngayon, ano, yung mga hard to find natin na 10 peso 2007 at 2009, yung iba po ay talagang nagpapasadya dahil hindi po sila makabili, ay nagpapagawa na lamang po ng altered coin na 2007 or 2009. At meron naman din po siguro na nagpagawa na rin ng na 2006, 2007 at 2008 po na 5 pesos. Altered coin po ang tawag dyan o filled coin. Yun po yung mga tinatawag po na pampuno sa kanilang mga kakulangan. At yun pong nagtatanong mga ka-coiners kung saan po nabibili ito, no? Ito po ay nabili ko sa Lazada. Napakarami po sa Lazada nito. Gagastos ka lamang po ng 500 pesos kada isa. Meron kang mapagpipilian. Meron pong 10 peso po na NGC, 5 peso na NGC, 1 peso na NGC at 1 peso po na BSP. At meron din pong kagaya po pag ang hawak ko na 5 peso po na BSP. Ngayon po kung may nakikita ko kayo na nag-a-unbox na mga vlogger po na sinasabing nakabili sila sa labas, ay maaari naman po silang makabili ng mga ganito sa labas nga mga ka-coiners. Kagaya ng hawak ko halimbawa, ay bibilihin po sa akin ito ng mas mataas. Siyempre ibibenta ko na sa kanila. Pero sa mga hindi po nakakaalam, ito po para po sa inyong kabatiran. Sa lahat po ng gustong magkaroon ng ganito o ng ibang denominasyon po ng fancy coins kagaya nito, i-search po ninyo sa Lazada. Napakamura lamang po. Nasa may higit 500 pesos lamang po ang isa mga ka-coiners. At mapagpipilian po ninyo kung ano po ang denominasyon. At siyempre po, depende din po sa availability. Dahil napakabenta po ng mga coins na ito or mga sasabihin na po nating mga fancy coin. Opo, napakaganda pong i-display. At ganoon din po itong aking mga fancy paper notes. Eh sa Lazada ko rin po nabili yan, napakamura lang yan. Makikita po ninyo ang presyo mga ka-coiners. At inuulit ko po, kung may vloggers man na bumibili po ng ganito, ay karapatan po nila yon. Ayaw na po nating magbigay pa ng ibang information about sa mga coin na ito at baka magkaroon pa po ng misinterpretation. Ano po? So sa lahat po ng nagtatanong, ayan po, pwede po kayong makabili ng mga ganito po sa Lazada. Maging ng mga ganitong klase po ng copy coin, ay alam ko po na mayroon din pong mga ganito po sa Lazada na napakamura din po at abot kaya din po ang halaga. At meron din po na nagbibenta sa mga GC na copy coin po. So yan lamang po muna. Maraming salamat. Sana po ay nakatulong na naman ang video nito para sa inyong lahat. Maraming salamat po muli. Joel Apocampo, Coiners Ring.